So, hello mga kulitsyap, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, so kumusta po kayong lahat dyan? Pasensya na po kayo at hindi po tayo nakakapag-vlog ng regularly do, dahil tayo po ay medyo busy sa ating trabaho at meron po tayong mga iba't ibang inaasikaso pa sa buhay. Ayan po. So, naisipan ko lang pong gamitin yung oras na ito para po makapagbigay tayo ng kaunting kaalaman. Ano po, dahil meron ako nababasa sa ating FB group at sa ating FB page, may mga nagtatanong about dun sa nararanasan nilang namamatayan sa andar, low power, walang hatak at namamatayan sa tarik. Gusto ko po sanang bigyan ng linaw yung mga bagay na yan, ano? At kaya po tayo napavlog sa araw na ito. At hindi na po natin patatagalin, ano po ba yung pwedeng maging sanhi at solusyon natin pag naranasan natin yung mga ganyang problema, lalong-lalo na po pagka tayo nasa daan, para kahit naman po tayo, madadiagnose natin kung ano po ba yung dapat nating i-check pag naranasan po natin yung mga ganyan. Alright, so hindi na po natin patatagalin. Impisahan na po natin. Ang atin pong diesel engine, guys, ay hindi po nangangailangan ng electricity or ng spark or ng kuryente para mapatakbo natin yan. So although na napapatakbo natin siya talaga na may battery dahil yun sa starter, pero ito po ay gagana at aandar kahit wala po tayong baterya. So na-discuss ko po ito doon sa ating diesel runaway, no, na hindi po kailangan ng engine natin ng spark para siya ay gumana or umandar. Ang kailangan lang po niya is yung fuel, yung air at yung compression doon sa loob ng ating engine. Kaya kahit po wala tayong baterya, halimbawa po nalobat yung ating sasakyan, hindi po natin siya mapa-start, kailangan lang po natin siyang mapa-jump start or mapaka-jot. Pag napaka-jot po natin itong sasakyan at wala naman pong imang problema dun sa ating makina at sa ating sasakyan, under po yung ating sasakyan, makaka-uwi tayo. Kaya lang po, wala po tayong busina, wala po tayong ilaw at wala po tayong mga accessories dahil nga po wala tayong battery. Ayan. So ano nga po ba kaya ang pwede maging dahilan kung bakit namamatayan tayo sa andar, possible na naglo-low power o walang hatak at namamatayan sa tarik? So number one po na ating pinagbibintangan pag ganyan po ang ating naranasan is walang iba po kundi si fuel pump. Bakit po si fuel pump? Dahil po yung engine natin mamamatayan lang po yan. Gaya nga po nasabi ko, dahil hindi niya kailangan ng spark, ang kailangan lang po niya ay air at ang kailangan lang po niya ay fuel at yung compression. Pag naputol po yung fuel flow dun sa ating engine, siya po ay mamamatay. Kaya po yung shut-off valve natin is isa sa mga napaka-importante ring bagay, no? Kasi kung halimbawa po nasira po yung shut-off valve natin, it's either hindi po natin siya mapatakbo dahil putol po yung fuel flow, or pag naman po i-shut off natin yung makina natin or yung ating susian, in-off natin, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-anda ng makina kasi tuloy-tuloy po yung flow ng fuel dito sa ating engine. So mamaya po di-discuss po natin yan. So punta muna po tayo o focus po muna tayo dito sa ating fuel pump. Gaya nga na nasabi ko kanina, ito yung isa sa pinakaunang pinagbibintangan pag tumigil yung ating makina. So number one po nyan, pwede natin ma-check kung ito po ang dahilan. Ayaw po niyang tumigas, no? Pag pinapump po natin siya, ayaw tumigas. So bakit niya ayaw tumigas? Yun nga po, pag kaya ayaw niyang tumigas is merong problema yung ating fuel pump. So ang nangyayari po kasi dyan, kaya po tumitigas yung fuel pump natin, hinihigop niya yung fuel galing dito sa line, galing sa tanke natin, mapupuno po itong ating baso. Yan yung lagayan natin niya, mapupuno siya ng fuel. E kung patay po ang makina natin, wala pong hihigop papalabas ng ating fuel. Hindi niya maibubuga palabas yan. So mangyayari, puno fuel lines natin, puno yung baso. So ang tendency niya, tumigas siya. Kasi ibig sabihin, puno na siya. Pag hindi po yan tumitigas, ayun, may problema po yung inyong fuel pump. Ibig sabihin po niyan, may problema, makakat, pwedeng nakakat yung flow of fuel natin na nagiging sanhi na mamatay yung ating makina. So number two naman po is yung may tagas at may singaw. So ayaw nga po niyan tumigas, kaya ayaw niyan tumigas kasi meron po siyang tagas or meron siyang singaw. So hindi nga po napuputol yung flow of
fuel natin papunta sa makina. Kaya lang po, dahil po siya ay may tagas, halimbawa po yung o-ring niya dito is worn out na, tumatagas yung diesel, hindi po nagkakaroon ng continuous flow na puputol po kahit papaano yung fuel flow, ano. Kaya anong nangyayari, yung supply ng diesel natin sa makina is kakaunti, hindi sapat, kaya naglo-low power naman siya, no, dahil sumisingaw dito sa ating o-ring, or kaya naman po may singaw dito sa ating mga hoses, no, may crack yung hose natin. So anong nangyayari, hindi siya tumitigas kasi hindi siya magkaroon ng pressure na maibato yung ating fuel papunta sa makina natin, dahil butas nga po yung hose natin or may crack. Ayun po, mapuputol yung flow of fuel natin, at pag nangyari po yun, mamamatayan or maglo-low power po yung ating sasakyan. So dito rin naman po, meron po itong eto screw, no, bleeding screw natin. Minsan hindi natin na papansin, maluwag siya. So isa rin po sa dahilan kung bakit hindi po normal yung function ng ating fuel pump. Then number 3 po, walang higop at walang buga. So ito pong fuel pump natin, ito yung isa sa mga part ng sasakyan natin na humihigop ng fuel at nagbubuga papunta ng fuel filter, filter to injection pump, and then to engine. Pagsira na po ito, yung pinaka mechanism niya sa loob, may bara, may tubig, ano, nawawala ng higop tuloy. So malalaman natin yon pag bigla tayo namatayan. Ang gawin natin, i-check natin, no, takpan natin itong lagayan ng hose na to, i-pump natin yung fuel pump natin, kailangan siya ay hihigop. Yan. Ibig sabihin, gumagana pa yung kanyang suction. And then, kailangan mag-i-stay po yung pressure niya. No? Hindi yung pag-pump natin, hihigop ng konti, mawawala. So, dapat ang higop niya ay continuous. No? And then, baka naman po humihigop, pero wala naman pong buga. Ayun. So, may problema rin po tayo dun pagka ganun, dahil makakat na naman po yung ating fuel flow, titigil po yung ating makina, or kung mahina po ang flow ng fuel, maglo-low power naman po tayo. In which, pag nag-low power tayo, may tendency po tayo na mamatayan pag nakatarik. Dahil nga po, mahina ang bato ng fuel sa kailangan ng engine, kaya po pag nakatarik tayo, ay namamatay-matay yung ating engine. So ang gagawin na po natin dito, tatakpan naman natin yung butas, ipapump natin siya, kailangan mararamdaman natin yung buga. So pag wala na pong buga, most likely fuel pump po ay sira na, no. So meron po tayo nabibili genuine at replacement. So minsan nagsasabi yung iba, nagpalit na sila ng fuel pump, original naman, genuine. Kaya lang, bakit ganun pa din? May mga factory defects po nakukuha yung ating mga fuel pump. Lalo-lalo na pagka hindi po tama yung pagkakakabit. Halimbawa, dapat tama yung kabit, mahigpit dito, maayos yung hoses, tapos ganun pa rin nangyari, may tendency po na factory defect. Genuine po man yan or replacement, no? Yun po na ating i-check talaga dapat, no? Bago tayo bumili ng ating fuel pump or mag-replace ng ating fuel pump. At yung ipapalit natin, ganun din, itetest natin. Bombahin natin and then takpan dito sa butas. Kailangan may higop, nag-i-stay yung higop niya, hindi nawawala. Then yung buga ay continuous din yung buga. Malakas yung buga, no? Hindi pwede mahina. Ayan nga po. Halimbawa po, naranasan natin yun, ano? Na yung may mga problema pong ganyan, ano? So, ano yung dapat nating siguraduhin? So, siguraduhin po natin, unang-una, walang bara or walang tubig yung ating pump. Kasi minsan, mahina yung higop, mahina yung buga, kasi may tubig po pala dito. So, once na may tubig to, hindi na burn ng ating makina yung tubig, pumasok siya sa filter, pumasok sa injection pump. Pagdating po sa combustion, may tendency na pumalya po ang ating makina. Kasi nga, hindi na burn yung fuel eh. So, hindi siya magkakaroon ng combustion. So, pag nawala ng combustion, may palya sa takbo ng ating engine. So, kailangan malinis at walang tubig. So, meron po tayong drain. Sa ilalim niyan, pwede po tayong mag-drain ating fuel pump pagka makita natin na madumi. Meron po ako niyang video dun sa PMS. Pinakita ko yung paano yung mag-drain, paano yung paglilinis. Hindi ko po lang po na ipapakita kung paano yung magbaklas nito. No, pero mapipigure out niyo na po yan kung kailangan na siyang baklasin. Pag kilip niyo dito, marami ng dumi, hindi na kaya yun ng sungkit-sungkit na ginawa natin procedure doon sa PMS natin. Kailangan na natin ng yabe or gato para matanggal tong ring. Natanggal po natin ito, mahuhugot natin siya. Pag nahugot natin, makikita natin yung mga dumi sa loob. Kailangan natin malinis. At saka po yung flap, may flap po yan na rubber dito sa loob. Kailangan malinis din. Minsan kasi nalilinisan natin yung baso, pero yung flap ay hindi natin nalilinisan.
nandun pa rin po yung dumi. Kaya ang tendency, magmamalfunction yung fuel pump natin. Mas na magmalfunction yung fuel pump natin, cut yung fuel. Pagka-cut ng fuel, apektado yung takbo ng ating makina. Number 2, ayan nga po, fit yung mga hoses. Kailangan po yung mga hoses natin, lalong-lalo na pa sa mga matatagal ng makina. Ito po kasi ay nag-expand. Yung iba naman po yung nagka-crack. So dapat tingnan natin kung may butas ba siya, may crack, at nakapit po siya. Kung mapapansin nyo, yung aking clamp dito, dalawa. Kasi yung clamp ko na to, dahil sa sobrang tagal na, parang ang tingin ko malubay na siya, hindi na siya masyado makapit. Kaya nilagyan ko siya ng secondary clamp. Ito, sakal na sakal talaga tong fuel hose natin. So walang kawala, walang kasingaw-singaw. So number 3 natin, para malaman natin kung yung fuel pump po may sira, ito pong galing. Meron tayong hose na galing sa tangke. Halimbawa, hindi tayo sigurado, namatayan tayo, ayaw umistart, kapapump natin, nawawala yung tigas niya. Kailangan na ng balot o Viagra. So ang gagawin natin, itong hose na galing sa tangke, makikita nyo naman po yan, ano, papasok sa ating fuel pump. Irekta nyo po ngayon dito sa in ng ating filter. No, rekta nyo po muna. Tanggalin nyo muna yung connection, yung out nito sa fuel pump at in ng filter. Rekta nyo muna siya. Then, start nyo. Pag may problema po yung fuel pump natin, gaganda yung takbo pag na-erekta natin siya. So, magno-normalize yun. No? Pag hindi po nag-normalize, ang gawin nyo po, erekta nyo pa rin po. Ito, yung ito naman, erekta nyo naman sa ating mismong injection pump. Pero huwag nyo patatagalin, ano, kasi delikado. So, pwede nyo erekta, testingin nyo lang kung gaganda yung takbo. So, ibig sabihin, may cut sa fuel. Ito, wala nang cut yun pag dire-diretso. Ang problema lang din guys, pagka yun ang ginamit natin na pamamaraan at medyo matagal, pag may tubig po dun sa ating diesel, maapektuhan yung ating injection pump. Baka masira kasi kakalawangin sa loob yan, magkakadumi. Pag nangyari yun, mas malaking problema kasi ikakalibrate nyo or papalinis nyo na yung inyong injection pump. No? So dapat dyan guys, papalta natin yung fuel filter, may rekta natin. No? So usually, yun yung nagiging diagnosis, no? Ayaw gumana ng fuel pump. Kaya namamatayan sa andar, low power, at walang hatak, namamatayan sa tarik. Gaya nga na nasabi ko, napuputol yung supply or hindi enough yung supply ng fuel dun sa system natin, sa engine system natin. So halimbawa naman po, nirekta na natin sa injection pump pero ayaw pa rin mag-start, no? Redondo lang siya ng redondo, ayaw po niyang tumuloy ng takbo. Ang pwede na natin po diyang i-check ay yung ating shut off valve. So baka po naging na-busted na yung shut off valve natin. Ang tendency niya, sumara siya. Pagkasara niya, hindi makapasok si fuel sa ating injection pump, hindi siya maibuga sa ating makina. Kaya ang mangyayari diyan, hindi tumutuloy yung andar. Or hindi na siya talaga aandar hanggat hindi nyo na aayos yung ating shut off valve. So paano malalaman kung shut off valve siya? Check natin yung ating engine fuse. Meron po tayong engine fuse dito sa gilid. Ayan. So C2. Ayan, kailangan yung engine fuse natin ay hindi busted. Usually kasi ito, pagka may problema yung ating shut off valve, pumuputok yung fuse. At kung hindi naman po pumutok yung fuse, i-check na natin dito sa injection pump, yung ating shut off valve. Ang shut off valve po niya, nandun sa may tuktok, may wire. Hindi ko masyado mailusot yung aking camera. Ayan, nasa may tuktok po. Che-check nyo po yan kasi pag yan po ay sira yung ating engine fuse, hindi po siya magpa-function. At kung ito naman po ang sira, puputok yung ating engine fuse usually, no? Kasi minsan naman hindi siya pumuputok pero sira yung ating engine fuse dun siya mismo, hindi naman siya nag-grounded kaya hindi siya pumutok, kaya lang hindi siya nag-function ng maayos sa loob, may bara, may kinalawang. So ang tendency, hindi may pasok yung fuel papunta sa injection pump, papunta sa ating makina, sa ating mga nozzle. Yan, kasi ito galing injection pump, pupunta po dito yan sa mga tubo na yan at i-spray dun sa loob ng ating combustion chamber yung fuel. Ay kung wala nga po nakapasok na fuel, redondo lang ng redondo yung ating makina, ano, at ayaw niya mag, at kung halimbawa naman meron naman nagsusupply ng fuel pero dahil nga may bara siya, konting-konti lang yung ano, yung spray ng fuel. Ang tendency nun is mamamalya, maglo-low power at pwedeng mamatay sa tarik kasi hindi na isusupply
yung enough fuel dun sa ating engine. No, fuel pump natin, yan ang number one. So, halimbawa naman po, okay naman po yung ating fuel pump, okay naman po yung filter natin. Ito naman pong filter, madali lang po ito kasi malalaman nyo kung medyo matagal na kayong hindi nagpapalit ng filter, chinek nyo yung inyong fuel pump. Yung aking x-ray na ginagawa, tulad nung iniilawan natin siya sa ilalim, tapos laging madumi itong ating baso, more or less yung ating fuel filter dapat nating regular na mapalitan. Ayan. So bihirang bihira naman po yung nagbabara yung ating mga hoses, ano, dahil yung krudo yan naman po ay habang dumadaan sa linya, nalilinis niya yung linya niya. So another po, no? Ayan, pag nakita nyo palagi madumi yung inyong fuel pump, check nyo na po yung inyong tangke. Kasi yung tangke natin, kinakalawang din po yan. Lalo na sa mga nag-half tank. No, matagal na naka-half tank, hindi nagpo-full tank. Yun, nakakalawang na yung mga parts na hindi naabot ng diesel. No, yung hindi napupunuan. And then, matubig pa dun sa napapagpagasa natin. At saka po, madumi yung diesel na naipapasalin. Ayun, may mga impurities po siya na nakukuha. Bumabara po dun sa mismong tangke natin. Ano? Ayun, pag yun po ang nangyari, kahit po maayos yung ating fuel pump, kahit maayos yung ating filter, barado nga po yung ating tangke, putol din po yung ating flow of fuel doon na pwede maging sanhi ng pagka-shut off ng ating engine habang umaandar, low power, walang hatak, at namamatayan sa tarik. So yun po, ano, may nakalimutan pa ba ako? Yun po yung aking ma-share sa araw na ito, guys, kung ano yung mga possible na dahilan. So again, hindi po kailangan ng diesel engine natin ang electricity para mag-start siya. Makaka-start siya kahit wala pong starter, ikakadyot lang natin. So kung mangyari po sa inyo yan, halimbawa nalobat kayo at wala kayong makuhanan ng baterya, wala kayong mapagsipa-series ng baterya, patulak nyo lang, no? Patulak nyo lang. Pero syempre naman, guys, kung gabi, maghanap na lang kayo ng shop dahil nga pag gabi at wala kayong baterya, mahirap. Pero umaga, medyo madali-dali pa madadala pa natin sa shop ng maingat yung ating sasakyan. So, lagi po natin tatandaan, safety po natin ang pinaka-importante. Ano pa ba yung pwede natin idagdag sa mga namamatay yon? Ito po, pag nagbara yung ating fuel, ang air filter natin, pwede po rin maging sanhi ng pagkamatay yung ng engine. Kasi nga po, uulitin ko, ang kailangan po ng engine natin ay fuel, air, at compression. Ayun. So kung okay yung flow of fuel natin, hindi okay yung flow of ating air, ayun po, pwede rin siya magka-cause ng low power or walang hatak kasi hindi kompleto yung elements para mapatakbo ng maayos yung ating engine. Alright, so siguro po ay lang yung ma-share ko sa araw na ito. At kung meron pa po kayong mga nais idagdag, i-comment na lang po natin dito sa comment section para po sa kaalaman ng iba nating mga kasama. At ayun po, hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa Kulit Shop. Ano, kahit po tayo ay pa minsan-minsan na lang nakakapag-vlog, yun, at nandyan pa rin po kayo. Maraming salamat po ulit. Alright, so hanggang dito na lang po siguro ang ating video at sana po minabang na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!